Magandang gabi po mga kapatid, tayo po ay nasa daily devotion na 27 na po tayo ng yugto. Ako po ay nabigyan na naman po ng isang pagkakataon na makapagsalita po sa daily devotion na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po kami sa oras na ito, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang aking maparangalan sa gabi na ito, Panginoon, na muli po ako na bigyan ng pagkakataon, Panginoon, na magpahayag, mag-share ng gospel na nagmumula po sa inyo. Panginoon, ilagay mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po yung siyang manguna at ma-share at maipahayag ko po ito ng maayos, Panginoon, at maibulay ko, Panginoon. Turuan niyo po ako na maging maayos po ang aking pong pagsasalita sa gabi na ito. Hallelujah, Lord God. Salamat at ikaw po, Panginoon, ang maparangalan sa gabi na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi. Ang aking pong verse at ang ating pong mga salita ay the prayer of the Lord. Ang ibig pong sabihin, ano ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Ang naibigay po sa aking verse ay Joshua 1:9. Ang sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sabi po doon sa nabasa po natin na Joshua, huwag daw po tayong matakot. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok na atin pong nararanasan, andyan lang po yung Panginoon na handang tumulong sa atin, handang gumabay, hanggang bantayan po tayo kahit saan po tayo magpunta. Sinasamahan po tayo ng Panginoon at gagabayan po tayo at iingatan po tayo. Sabi nga po eh, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo. Diba, napakaganda po ng verse na ito. Para yung verse na ito, napakaganda po na sinabi ng Panginoon, pangako po ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong matakot. Sabi nga, kahit saan tayo magpunta, sasamahan niya tayo, iingatan niya tayo, gagabayan niya tayo. Tulad na lang din po, di ba, nung nag-pandemic, 2 taon na tayo po ay nakulong sa bahay, walang labas-labas. Hindi niya po tayo pinabayaan. Hindi niya po tayo lahat po na yung mga pangangailangan. Binantayan niya po tayo, hindi po tayo, oo nga't nagkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Sa mga pandemic na ito, dahil hindi naman po talaga biro yung pandemic na naranasan natin. Pero hindi po yun, tayo po ay iningatan ng Panginoon. Ginabayan po niya tayo ng Panginoon. Ito pong verse na ito, nakakagalak po. Nakakagalak po itong verse na ito ng Joshua 1 na ito. Nakakataba po ng puso na sa Panginoon. Kasi, hindi niya tayo iiwan. Kahit saan tayo magpunta, hindi niya tayo pababayaan. At sasamahan
sasamahin pa tayo saan man tayo magpunta. Di ba po, napakaganda po ng salita ng Panginoon na ito. Napakaganda po ito, Panginoon. Salamat yung takot na, yung takot. Oo nga, nagsisisi tayo sa Panginoon. Pero hindi naman may takot po tayo sa Panginoon na makagawa ng mga bagay na hindi maganda. Natatakot tayo dahil po meron po tayong mga bagay na nagagawa na hindi ng mga kasalanan. May takot po tayo sa Diyos. Hindi ko naman po sinabing perfect ako dahil nakakasala rin po tayo. Pero andun po yung takot. Magkagawa man tayo ng kasalanan, humihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya masarap po. Masarap sa Panginoon. Sabi din po doon sa Isaiah 41:10. Po. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi ko, iingatan, sasamahan, ililigtas. Diba po, napakasarap po sa Panginoon. Napakasarap po. Iingatan, ililigtas, sasamahan. Kahit saan po tayo magpunta, kasakasama natin ang Diyos. Lagi niya po tayong kasama. Saan man po tayo naroon, ililigtas po tayo, gagabayan, sasamahan ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. At kahit ganito, sa ganitong maiksi na akin pong nasisir, na nauunawaan ko yung mga sinasabi ng Panginoon na napakaganda na layunin sa bawat isa sa atin. O minsan ako may takot. May takot talaga ako na mag-share. May takot po talaga ako magsalita. Baka minsan magkamali ako. Pero sabi po ng Panginoon eh, ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Pero ano po ito? Itong verse na ito, tsaka yung Joshua 1:9, ang ganda po ng salita ng Panginoon po rito. Salamat po. Salamat at nagagamit po ako sa gantong paraan. Sa ganito, kahit maisiman lang po yung aking maisishare, na isishare ko po yung gospel ng Panginoon na ito. Salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking maisishare. At alam ko na lalawig pa po yung aking kaalaman dito sa mga salita na ito. Maisiman po yung aking paliwanag. Pero matututo rin po ako. Salamat po. Nandito na lang po. Magandang tayo po ay mag-closing. Mag-pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo na akin pong naipahayag. Maiksiman po yung aking paliwanag. Ikaw po yung aking naparangalan, Panginoon, na nakapag
live ako ng iyong gospel. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, na ikaw yung aking naparangalan, aking sa mga salita mo, Panginoon, na napakaganda ng mga pangako mo. Hallelujah, Lord God. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Purihin ang dakila mong pangalan. Panginoon, patuloy kami dumalapit, dumudulog sa inyo. Abutin niyo po, Panginoon, ang may mga sakit at karamdaman. Saan man po sila, Panginoon, naroon. Hindi ko man po sila kilala, Panginoon, nakikita mo po sila. Maghimala ka po sa buhay ng may mga sakit at karamdaman. In Jesus' name. Ganon din po ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy niyo pong gabayan, ingatan, yakapin, lukuban, Panginoon, ng iyong banal na dugo, banal na espiritu. Ang aming bansa, Panginoon, lalo na, Lord, yung nababalita na the big one, Panginoon. Lord, hindi mo po ipapahintulot na mangyari sa bansang Pilipinas yung sinasabing the big one. Yanigin man ito, Lord, pero hindi po ganong kalakas. Mahina lang, Panginoon, dahil, Lord, gabay-gabay mo tiyakap-yakap ang aming pong bansang Pilipinas. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ang dakila mong pangalan. Salamat po, Ama. Ganon din po, O Lord, ang mga kabataan, Panginoon, na patuloy mong gabayan at ingatan ang kabataan ng Malabon, Nabotas, Valenzuela, Batangas, Panginoon. Ang mga kabataan na ito, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, gabayan, Panginoon. At ang lahat, Lord, ng mga activity na ginagawa nila, Panginoon, ay ikaw po yung maparangalan, Panginoon. Ipuin mo ang bawat puso ng mga kabataan. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. At ganun din, Panginoon, ang mga aming mga pastor at pastora. Patuloy mo po silang gabayan at ingatan, Panginoon, ang aming mga pastor at pastora, Panginoon. At patuloy mo silang ingatan, gabayan, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka, purihin ang dakila mong pangalan. Ama, marami pong salamat sa iyo. Maingat ko pong ibinabalik ang mayamang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen, Lord. Marami pong salamat sa inyo. Magandang gabi. God bless you all.